Matthew Rosa should reach 124,000 subscribers around March 17, 2023. So, magkano nga ba yung sahod ni Matthew Rosa sa kanyang YouTube channel na merong subscribers na more than 123,000 subscribers? So, mga kamiko, ang review na ito is just an estimated earnings lamang. Ang site na pinagkukunan natin is public, that is Social Blade site. Ang Social Blade site ay isang public site na kung saan pwede nyo matignan yung income ng isang YouTuber or yung kanyang potential earnings sa YouTube. Bago ang lahat, huwag niyo munang kalimutan na subscribe ang aking channel and always click the bell notification. So without further ado, alamin natin kung magkano nga ba yung sahod ni Matthew Rosa sa kanyang YouTube channel. Andito tayo ngayon sa Social Blade site or sa public analytics ni Matthew Rosa. Kung makita dito mga kamikos, hindi na natin isaysayin to yung kanyang upload subscribers and lahat ng mga details dito. Kasi nakikita nyo naman, titignan na natin yung kanyang estimated earnings monthly and yearly estimated earnings. Kung makita dito mga kamikos, yung estimated monthly earnings niya and yearly estimated earnings, sa monthly estimated earnings niya sa mababa, meron siyang 140 US dollars and maximum niya is 2,200 US dollars, and yearly estimated earnings sa mababa meron siyang 1,700 US dollars and maximum niya is 26,900 US dollars. Kumakita dito, ang ganda ng flow ng channel niya, yung subscribers niya tumataas, yung kanyang video views tumataas din, and yung kanyang graphics dito tumataas yung video views and yung subscribers niya weekly. So i-times natin ito sa 50 pesos para at least may idea tayo kung magkano ito yung kanyang estimated earnings sa monthly and yearly sa peso. So kuha lang tayo ng calculator and i-start natin i-times yung kanyang monthly lowest estimated earnings muna, okay? So kung nakita dito, meron siyang 140 US dollars times 50 pesos, meron siyang 7,000 pesos sa kanyang lowest monthly estimated earnings. Yung maximum niya dito, kung makita nyo, meron siyang 2,200 US dollars times 50 pesos. Meron siyang 110,000 pesos sa kanyang highest monthly estimated earnings. And taunan niya, meron siyang 1,700 US dollars times 50 pesos. Meron siyang 85,000 pesos sa lowest yearly estimated earnings. Sa taunan niya naman, sa pinakamataas, meron siyang 26,900 US dollars times 50 pesos. Meron siyang 1,345,000 pesos na posibleng ini-income sa kanyang YouTube channel sa yearly, sa pinakamataas. So ayan mga kamikos, nalaman natin kung magkano nga ba yung estimated earnings ni Matthew Rosa sa kanyang YouTube channel. So tignan natin yung daily estimated earnings niya, kung magkano yung potential earnings niya araw-araw, okay? So ito yung kanyang daily stats, okay? Makita dito kung ilang subscribers yung makukuha niya, ayan. So yung pinakamataas is 2,000 and yung kanyang daily estimated earnings, yung pinakamataas niya is 61 US dollars and maximum niya is 979 US dollars. So ayan, Matthew Rosa should reach 124,000 subscribers around March 17, 2023. So ayan yung prediction ni Social Blade site tungkol sa kanyang posibleng incoming and tungkol sa kanyang subscribers na pwede makuha. So ayan lang mga kamikos, ang pinapakita dito is estimated lamang, inulit ko ito, ito ay hindi yung actual na sinasahod niya sa Facebook, sa YouTube pa lang ito nasahod, hindi pa kasama sa Facebook, kasi sa Facebook talaga sobrang sikat ito sila and million yung views, so mas malaki yung in-income nila doon sa Facebook. Okay, so thank you for watching once again. This is Miko. See you on my next video. Kung gusto nyo magpapareview, comment down below kung sinong gusto nyo na i-review natin sa next nating video. So thank you for watching once again. God bless us all.